ang mata natin, huwag ding sasanayin masyado na palaging may eye drops, lalo na kung may antibiotic yung eye drops. Kasi may sariling panglaban, may sariling panglaban po ang layer ng mata natin. Lunch Break Chat! With Armand Benko po. December 7, Monday, start of another week of LBCs with you here in Peaceabilities Facebook page. And since Monday ngayon, siyempre, kasama natin, walang iba, kundi si Ate Doc, Doktora Eleanor B. Tan. Pasok! Okay. Hi! Hello! Good morning! Good morning! Good morning po sa inyong lahat. Morning. So, happy again to start the week. Of course, kanina maaga nag-umpisa, alas 6. I started my day already. Eh, alam mo, Ate Doc, work from home. Dito tayo sa home studio, so kailangan na madali kagad. Hinihiwalay pa rin yung home mode tsaka work mode, pero maaga na tayo nag-umpisa ng pagka-work mode. Kaya 9 a.m. sa opisina. Wow, office time, parang tanghali na. Alam niyo na, it is Lunch Break Chat with Ate Doc. Post your questions, your medical concerns kay Ate Doc. At sasagutin nga yan. Lagi kitang nagugulo. Yan po ang blessing na may nagugulo ka lagi na doktor. Hindi ko nagbayad ng malaki. Konsulta lang. Paano ba ang proper, lalo na tayong magkakapatid, paano ba ang tamang eye care? Kasi yan ang naging nitong weekend. Paano ba ang proper eye care as far as any body part, kasi hindi naman talaga natin pwedeng pira-pirasuhin ang katawan natin na ito sa mata, ito sa tenga, ganyan, ano. Pero generally speaking, if you take care of yourself, kung overall na kalusugan inoobserbahan mo, then no reason kung bakit hindi ka rin magkakaroon ng healthy eyes, di ba? Pero kasi ang sa totoo lang, katulad nung ano ba ang usual, malabo ang mata. Ay, sa totoo lang yan ho yung isa sa mga bagay na kung medyo malabo ho ang mata, may lahi ho kayo, nanay, tatay mo, ganon, malabo ang mata. At hindi ho to dahil lang sa katandaan, because lahat naman tayo talagang because of wear and tear, di ba? Malalabo din ang mata natin, lahat. Pero kung kunyari mabata-bata pa, 20 or even teenager, or even grade school pa lang, malabo na ang mata, malamang talagang mukhang may lahi kayo, no? Magkakaroon kayo ng kalabuan din ang mata. Pero kasi gusto ko lang i-clarify, kasi hanggang ngayon, kumisa na medyo may mga nalilito pa, kung sino yung mga tamang, kasi dati tinatanong mo sa akin na baka yung mga specialista, supposedly mga doktor na pinupuntahan ng mga nakikinig, di ba? Ibehin ko lang ha, yung mga nakikita nyo ho sa mga mall, okay, sa mga department store or sa mga malls na yung mga nagtitinda ng salamin, kahit ho yung mga tindera doon sa salamin, iba-iba ho mga optical shop yan, kahit na may nakikita kayong nakaputi at yun ho yung nagsusukat ng grado, hindi po doktor yon, no? Pero kasi narinig natin kung minsan yung nagbebenta, o doc, may customer na tayo, o doc, ito nagpapasukat ng grado ng mata. Wala doktor yun? Optometrist ang tawag doon, ano? Parang 4-year course 'yan sa college at tinuturuan sila niya. So college course po, hindi po sila doktor. Although of course, hindi naman din mali na tawagin din sila doktor. Marami namang kahit nga veterinaryo ang tawag doktor, di ba? Pero kasi ang ano noon is doktor dati dinadala. So, yeah, pero hindi ko lang sabihin, dentista tinatawag ding doktor, di ba? So, pero ang point lang kasi nasasanay na doktor. Hindi po siya eye doctor, taga-sukat lang siya ng grado. Ang talaga pong specialista sa mata, ophthalmologist ang tawag, no? Ophthalmologist. Oo. Dati kasi alam ko may lumang ano tayo na, punta tayo sa EENT, di ba? Sinasabi, tayo sa EENT kasi may problema ka sa mata. Ngayon po, hiwalay na po yung sa mata, okay? Hiwalay na po yung sa mata at iba yung sa ilong, ilong, tenga at saka sa lalamunan, no? ENT ho 'yon. Nasopharyngeal specialist. Pero otolaryngologist, no? So parang ang point lang ho niyan ay
Iba na po yung specialista ng ear, nose, throat, at iba po yung specialista ng mata. So kung mata ho yung pupuntahan nyo, hanapin nyo ho, ophthalmologist. Doktor po yun. Ophthalmologist. So nagsusukat din siya ng grado, pero more than that, kung talaga hong merong mga kailang operahan sa mata, let's say katarata, o kaya mga glaucoma, mga common ano yan sa retina, ophthalmologist hong pinupunta. Hindi ho kayo magagamot ng inyong katarata o kaya ng inyong mga glaucoma or kung ano mang karamdaman sa mata. Kung pupunta lang ho kayo sa mga optical shops, no? Hindi ho talagang doktor ang tumitingin doon, no? Optometrist. Tapos yung pag-alaga sa mata, ewan ko kung bakit ka meron diyang Vicin, hindi ho kami binabayaran ng Vicin, paalala lang. Pero kasi nag-post ka diyan ng eye drops. Isang way is remember na pag kunyari, malaking bagay yung kalinisan, ano? Ang mata natin, huwag ding sasanayin masyado na palaging may eye drops, lalo na kung may antibiotic yung eye drops. Kasi may sariling panglaban, may sariling panglaban po ang layer ng mata natin. Pag nakikita mo yung mata, yung fluid so at saka yung mga nag-circulate sa mata natin, may parang sariling panglaban yan. So papatayin natin yung mga normal na panglaban na yun kung sakaling... kunyari sabihin mo, oh, mukhang may kuliti ako, basta kung ano-anong eye drops nyo, yung pala may antibiotic yun na hindi naman rekomendado ng doktor. Ano, Lalong nakakasama. Kasi pag napapatagal yung antibiotic, kasi may tanning naman yan, hindi naman yan araw-araw nilalagay. Antibiotic, ano? Pag tumatagal yung antibiotic, yun nga, nasisira yung normal flora na tinatawag, yung normal, well, parang normal germs na nandiyan sa mata, may normal yun. At yun, no? Mas malala yung tumutubo. Okay? Mas malala yung posible yung tumubo. Ngayon, meron talagang mga eye drops na matagalan kasi talaga may depresya sa mata. For example, yung sinasabi nilang dry eye na medyo hindi madaling nagluluha ang mata natin. So, ang sakit, parang ang hapdi na ano, masyadong dry yung eyes. Lalo na kung madalas kang nasa aircon, dry yung air, at hindi ka lumalabas doon. Ginagamit na. Actually, para bang yung mga parang saline solutions lang din naman mga yun eh, no? Na para lang mabasa-basa yung ating eyes, no? So, yun. And malaking bagay, importante yan, na pag nagliligo tayo, naghuhugas ng muka, huwag niyo kakalimutan yung mata, no? Hindi, siyempre hindi niyo naman lalagyan ng sabon yung mata, pero at least yung over the eyes. At saka sa mga kababaihan, lalo na kung kailangan niyo mag-makeup, lalo na may mga pumapasok sa opisina, o kaya kahit nga yung mga sales girls, o kaya yung mga sectaries, di ba? Or yung mga talagang mga executives na pumapasok pa ngayon sa mga workplaces nila na kailangan mag-makeup, especially eye makeup, huwag niyo kakalimutan na lilinisin yung area niya. Kunyari, nag-eyeliner o kaya nag-eyeshadow. Kung minsan, kung kala niyo, naghilamos na kayo, nagsabon, pero hindi pala nalilinis mabuti yung eye makeup ninyo, no? Hindi naaalis. Eh, pwede ho talagang mairita yung eyelashes ninyo, yung kung saan man nakatanim, kung titingnan yung close-up, kung saan nakatanim yung buhok ng eyelashes natin, posibleng magkaroon ng infection, no? Kung madalas na madumi yung area na yan, at madumi dahil nga hindi nahuhugasan at the end of the day yung mga eye makeup, eyeliner, eyeshadow, no? Ano na natira dyan, naiirita yung taniman ng eyelashes natin. So, alagaan din kailangan yon. Ate Doc, ano po gagawin pag dumadanas ng post partum depression? Okay. Unang-una ho, kailangan i-verify talaga na postpartum depression yan. May sinasabi sila kasi ang ibig sabihin ng postpartum depression dun sa mga hindi nakakaalam, may nakikitang parang phenomenon ang ilang sa mga doktor na kapag kapapanganak pa lang ng babae, parang nagiging parang depressed, malungkutin, in fact, parang walang gana mag-alaga ng bata, etc. Now, hindi ho lahat ng nanganganak ay ganun. No? Baka isipin ninyo, nanganak ako, ngayon na nalulungkot ako, baka postpartum depression. Kailangan i-verify ninyo sa doktor kung may pinupuntahan ho kayong OB-GYN. Siyempre, for follow-up, magkapanganak, i-check niyo ho sa kanya. Kasi may iba ho kasi, siyempre sa dami ho ng concerns natin ngayon, sa totoo lang, sa pandemya, no? Maraming medyo nahihirapan sa kondisyon natin ngayon. Merong dahil tungkol sa trabaho nila, dahil sa finances, dahil sa kung ano-anong mga bagay, family problems, kung kunyari mismong doon sa panganganak, etc. Na talagang parang paglabas, hindi, well, hindi,
lahat naman ng bata welcome, ano? Kumbaga blessing 'yan, blessing lahat ng mga bata. Pero kasi yung iba-iba ang reaction. Depende kung ano yung sitwasyon nila sa buhay. Ngayon, hindi natin talaga masisisi yun, di ba? Kaya lang kasi baka sabihin ng iba, nako, ito yung postpartum depression. The best way kasi is, unang-una, i-verify kung talagang postpartum depression nararamdaman ninyo. Pangalawa is, i-verify sa doktor. And then, huwag nyo hulang basta i-Google, okay? O mag-internet search. Pangalawa, maganda yung ano, kaya nga ho sinasabi ko sa doktor o sa specialist para talagang may nakakausap. Malaking bagay ho kasi na ilalabas kung ano ho yung nararamdaman. Hindi ho yan nadadaan sa lang sa gamot or nadadaan sa kung ano-ano mga chemical, di ba? Malaking bagay pa rin na yun na nga na support ng pamilya, support ng isang eksperto tungkol diyan, no? And of course, sabi ko nga malaking bagay yung suporta ng pamilya. Okay? Definitely, huwag niyo hong mamaliitin. Huwag niyo sabihin, oh, talaga namang bago ka pa na nga lang, talaga marami na tayong problema, honey. Hindi, huwag niyo hong mamaliitin. Kung talagang nakaka-apekto, ang signalis naman dyan is, nakaka-apekto na sa day-to-day living ninyo. Nakaka-apekto sa, parang wala kang ganang bumangon, wala kang ganang mag-alaga ng baby mo, wala kang yung parang walang gana sa lahat ng bagay. Hindi lang sa pag-alaga ng baby, no? Pero sa buhay as a whole, huwag niyo hong mamaliitin yon. Pero, yun, no? Hindi ho lahat ng supposed to be kalungkutan after nag-deliver ay postpartum depression. Ito kay Nikki Garcia, normal lang daw ba sa 5 months na buntis na minamanas na? Pwede. Pwede? Pwede. Kasi imagine nyo, dumadagan ang baby, di ba? Dumadagan yung baby doon sa daluyan ng dugo at lymph nodes na tinatawag, no? Daluyan ng lymph. Ito ho yung mga iba-ibang klaseng fluids o iba-ibang mga likwido na nasa loob ng katawan natin. So, may talagang daloy ng daloy sa katawan natin, papunta sa legs, paakyat, hanggang puso, utak, pabalik-balik, no? Kung babarahin somewhere or nadadaganan somewhere, parang siyempre medyo maglulobo, no? Pero again, of course, kung talagang very bothersome at kahit na tapos na 'yung pagbubuntis, meron pa rin, pa-check niyo po 'yan, no? At saka kuha ko kayo ng advice sa OB-GYN. Mabuti hong pakita sa OB-GYN ninyo, no? At ma-check din ang blood pressure at iba pang mga tests na kailangan. Okay. Ito galing kay Adrian Cardiente. Doc, okay. May possibility po ba na magkaroon ka ng heart disease pag nagkakaroon ka ng heartburn? Una, ano yung heartburn, Ate Doc? Okay. Ang heartburn, hindi ho yan heart disease. Okay? So, wala hong connection yun. Yung heartburn, ay isang simptomas ng problema sa kasikmuruan, no? Pag kunyari yung iba, parang ang simpleng ano ho dyan is parang ma-imagine niyo ang tiyan ho natin gumagawa ng asido, di ba? Yung asidong 'yon, kailangan ho natin 'yon para matunawan tayo, no? Pag may kinakain tayo, tinatrabaho ng mga asido sa tiyan natin para matunawan tayo at maipasa na sa iba't ibang parte ng katawan. Kuminsan ho kasi pag medyo napaparami or may mga bakterya pa nga sa sikmura na nakaka-cause noon, napapadami po yung gas na na-produce because pag wala ho silang tinatrabaho, nagiging carbonic gas yun. Yung parang bang dinidighay natin, okay? So, kumisa nun, imagine mo parang may air bubble na nag-form sa tiyan, umaakyat ho yun doon sa esophagus, yung daanan ho ng pagkain mula sa bibig hanggang papuntang tiyan, umaakyat ho yun. At kumisa, bumabara ho doon sa gitna. Kaya akala natin, aray, ano yung parang, na-imagine nyo yun na parang may lobo ka sa gitna ng dibdib. So parang dumadagan yun sa dibdib mo. Yun ang tinatawag nilang heartburn, no? Kasi parang may gas bubble na nandun. Iba ho yun sa sakit sa puso. Iba ho yun. Pero siguro the best is, kung mas problematic yung palagay ko sa sakit sa puso. Isa ho yun sa leading causes of sakit at even death sa Pilipinas, no? Isa ho yan. So, mabuti hong patingin niyo sa doktor or magpa-ECG kayo kung talaga napapadalas po yung chest pain. Medyo mas simple ho yung heartburn eh, pero mas serious yung heart disease. So, pero meron pong tinuturo sa akin yung parang kapag ako naninikip yung dibdib kasi nai-inlove ako. Meron pong tinuturo na yung paano uminom. Naalala mo? Okay. Kasi nga, ang inaano ko is imagine yung yung dinidescribe ko na parang gas yan eh, di ba? Para bang merong gas na umaakyat doon sa esophagus mo. Eh, tandaan nyo lang na pag kunyari kumakain tayo or umiinom, may naiinom din ho tayong hangin. So, nadadagdag ho yun doon sa gas na yon. So, kung nagkakaroon kayo ng ganyan, mabuti po na
ang likwido, gumagamit kayo ng straw para inumin, para talagang, kasi mas maliit yung ano ng opening ng mouth natin, at saka siyempre yung tubig lang ang makakapasok. Nakakatulong ho yun dun sa iba na nagkakaroon ng hyperacidity o kaya yung heartburn. Okay. Ito, mga question ha, na okay. Nakikita ko na. Galing kay Mavi. Okay. PCOS. Ano ba yung PCOS? Nasagot natin yan dati. Ay yung polycystic ovarian syndrome. No? For spell. Actually, PCOS yun eh. Polycystic. Polycystic CYSTIC ovarian syndrome. No? So, ang ano po niyan kasi is... ang babae, alam naman natin ang anatomy ng babae, no? Meron tayong matres, tapos sa tabi nun may fallopian tube, tapos meron yung ovaryo sa dulo. Tapos yung ovaryo, yun yung doon ho nakatago lahat ng itlog ng babae, tapos dumadaan ho yan sa fallopian tube. Bawat may isa tayong ovaryo kaliwat kanan, nagpo-produce ho sila ng egg. Every month nag-alternate sila. Tapos yung egg na yun, bumababa sa matres. Pag wala namang partner, hindi naman nagtalik, walang sperm, then yung lining ng matres na nagpre-prepare sana for a baby na sisira, yun ang nagiging regla natin, di ba? Pero yung PCOS kasi is, for some reason, nagkakaroon ng bukol-bukol yung ovaryo, no? Ang ano ho niyan, ang mga causes, sa ngayon, pero ngayon hindi pa ho nila mapako. Hindi mo rin natin masasabi na, kasi may lahi kami ng PCOS, and therefore, malamang magkaka-PCOS din ako. Hindi ho, it doesn't follow. Marami ho mga theory kung bakit nagkakaroon ng ganyan. Sinasabi nila baka medyo mas marami kang hormones. Yung iba mga doktor pa nga nag-go as far as medyo mag-iwas-iwas ka ng chicken kasi kung medyo matakaw ka sa chicken, maraming hormones na ini-inject sa chicken or sa mga hayop na kinakain natin, at hindi ho na mamatay yung hormones na yan pag niluluto, no? So napupunta ho sa katawan natin yan at baka nakakaroon ng depresya. Pero kasi, pag ganyan ho, kailangan ng close follow-up, especially kasi kung later on, may plano kayo magkaanak or ano. Yung iba kasi, wala namang problema. Ate Doc, so yan hindi nagagamit kasi, kaya... Hindi eh, ano na naman hindi nagagamit? Ay, nagagamit, nagka-PCOS, ganun? Hindi totoo yan. May yung mga lalaki ka kasi. So, hindi totoo yun. Ano, ang ano niyan ay... generally speaking, maraming possible causes. Wala pa silang napapakong. Pag meron kang ganito, magkakaroon ka ng PCOS. Wala pang ganon, no? Marami kasing possible causes pa. Ito, mga mabilis na sagot lang sa maraming question na pumapasok. Galing kay Donna Gonzalez. Hello po, normal po ba sa bata o kahit sa matanda na dumudumi lang once a year? Hindi. Once a week. Of course, kung hindi ho masyadong marami kinakain. Pero mas ideal kasi na once a day, oo. So ang ano ho niyan is tingnan nyo rin kung sapat ba yung iniinom na tubig or gatas. Importante din ho kasi ang tubig or fluids sa pag-move ng bowel natin, sa pag-move ng dumi, palabas ng katawan, ano? Kung talaga ho na napapansin nyo yan, at nagkakaroon ho yung problema ng bata, nakikita niyo parang malaki yung tiyan or what, patingin niyo po sa pediatrician, ano? Okay. So kasi hindi ho normal na sa usual na once a week lang, nagko-constipation na po yun technically. Nagko-constipation na. Once a week lang daw. Ito galing kay Miles, Buttercup ang nickname niya. Okay. Build me up. Hello po Ate Doc. Ano po ba ang sign na may diabetes na ang isang teenager? Pwede ba? Teenager pa. Oo, okay. Pero kasi usually ho, ang mga diabetes na nakikita natin, type 1, type 2. Type 1 is parang kay Gary Valenciano na baby pa lang, na-discover na nila na meron siyang diabetes. No? Pangit ang blood sugar niya. So pinanganak ka na may ganong diprensya. Okay? So kung teenager kasi kung ang medyo unusual kasi yung type 2 diabetes naman usually because of diet, masyadong overeating for one thing, obese ka, hindi lang mataba, no, talagang sobrang taba na obesity na ang tinatawag doon, obese na siya talaga. At yun na nga na madalas umihi, madalas nauuhaw, madalas kumakain. Pero kasi the best way is hindi makuha sa symptoms. Ang diabetes is, isipin niyo to ha,
chemical na problema yan. Meaning, hindi nyo ho yan makikita sa tingin lang. Okay? Kailangan ho natin ng test talaga, blood test, para malaman kung yung blood sugar ay talagang abnormal o hindi. Okay? Ito, sabi naman ni Travel Thai, yung may phlegm daw siya lagi. Okay. Mm-hmm. Ano ang dapat gawin? Lagi siyang may phlegm. Unang-una kasi, ang isang common cause ng phlegm, pag nasasabing nasa lalamunan, post-nasal drip, meaning, lahat ho ng hinihinga nating hangin yan, hindi naman lahat malinis kahit nasa loob lang kayo ng bahay, kahit work from home or naka-lockdown. Ano? So, yung hinihinga nating hangin, siyempre, kahit papano may kasamang dust yan, may kasamang, parang nakaka-cause ng mga sort of parang allergy. So, nagkakaroon ho ng reaction sa loob ng ilong na nagproproduce ng sipon, at yung sipon na yon kumisan lumalabas sa harap ng ilong natin, so parang magsisipon tayo, pwede nating isinga. Pero mas madalas po kasi na lumalabas sa likod ng lalamunan. Konektado kasi yung ilong at yung lalamunan, ano? So pagbunta ho yung sipon na yon sa likod ng lalamunan, naiipon ho dito sa base, and therefore doon tayo madalas mag yung tinatawag nga ng iba na nagkaka-allergic rhinitis, ganun eh. Pagising mo sa umaga, parang may konting barado ka na ng ilong. Tapos pero bumababa dito sa baba ng lalamunan, kaya yun, ano. Ang kinaganda, ang ano niyaan, is as much as possible, clean your throat, the usual, maski warm water gargle. Hindi naman kailangan ng mga commercial mouthwash, maski ordinary warm water or ordinary tubig na may konting asin. Siguro nakakatulong ho yun para malinis yung lalamunan. Tagalan niyo ho yung pag-gargle para mailinis yung lalamunan. Ito, kay Princess, may ulcer po yung papa ko. Mm-hmm. Ito, yung papa ball mo o papa mong tatay mo. Mm. Masakit po yung tiyan niya. Ano okay. Po ang dapat gawin ng papa ko at ano po ang gamot ang dapat na ipainom? Una-una, siguraduhin nyo yung ulcer. Marami yung organs na magkakatabi. Masyado nagiging common na yung hyperacidity ulcer, no, sinatawag. Anong mga nagtitrigger niyan? May kinakain ba siya? Kung nagkakape ba, natitrigger? Kung umiinom ng alak, natitrigger ba yan? Kung nagsisigarilyo, natitrigger ba yan? Because ito yung mga the usual things. Pag nai-stress, marami bang problema? When it comes to gamot, kasi mahirap din sa ganito yung may mga gamot para dyan. Pero as much as possible, kung kunwari sumasakitan dyan, isang immediate na pwedeng gamitin is dahan-dahan by straw, yung siguro sinasabi ni Armand na nag-work sa kanya. Dahan-dahan na uminom ng malamig na tubig. Okay? Bakit malamig na tubig? Kasi kung talagang merong ano, kung talagang may asido na nanoneutralize, no? Again, magaling hong ang doktor na pwede nyo hong puntahan dyan, gastroenterologist. Ba't ako nagre-recommend na nun? Because kung talagang napakadalas, siyempre, ang mauuwiin ho niyan, by the way, pag sinabi niyong ulcer, ibig sabihin may butas na yung tiyan. Okay? You know, ibig sabihin ng ulcer. At ang signalis niyan is, pag dumami yung tao, parang tsokolate ang dumi. No? Parang, oo. Kasi nga, imagine nyo, kung nagdudugo doon, hindi naman magbabiyahe pa ho yan ng 20 feet of intestine sa bituka. 20 feet bago ba natin maduduhin. Ganun pa ba yun? Oo, 20 feet. Wow. Yung small intestine pa lang yun. Okay, so large intestine pa. So sa haba ng biyahe, siyempre namumuuna yung dugo, nagiging parang chocolate sauce na. Pag nangyayari na yon, then definitely kailangan yung i-hospital. Pero sa ngayon pa lang, kung nag-hyperacidity, do know na, I think nabanggit ko na to dati, na pag madalas kumain sa labas, tapos hindi natin sure kung talagang sapat malinis, yung pagkain, ang mas maraming finding na ho, ang hyperacidity, hindi lang, nakaka-worsen yung alak, yung kape, yung caffeine, yung sigarilyo, nakaka-worsen yon. Pero may mga bacteria na ho ngayon na nagkukos ng hyperacidity. Maraming sabihin niyo, hindi ako umiinom yan, hindi ako nagsisigarilyo, bakit meron pa rin hyper? Kasi nga ho, baka madalas kayong kumakain sa street food o kaya hindi malinis yung nagluto or hindi malinis ang pagkaluto, na may mga bacteria ho yun na pag napunta sa tiyan natin, hindi talaga yung hindi naman yung infection na lalagnatin ka, kung hindi magko-cause talaga siya ng hyperacidity. The only way to find that out is yung pag ginagastroscopy ka at nagkukuha sila ng sample ng juice ng tiyan mo, no? Kasama ho 'yun. So, hindi gastroenterologist, yung specialist ho sa bituka. Oh, ito, last question, last 1 minute. Galing kay Lani. Hi doc, ano po cause astigmatism? Ako, astigmatism. Astigmatism means uneven yung mata mo. Hindi yung mata, yung black na parte ng mata natin, ang covering niya na tinatawag na cornea, no? See-through 'yon na cornea.
yung astigmatism is hindi pantay. Kasi pag titignan mo, parang kala mo bilog na bilog, pag titignan mo side view, ano? Pero kasi actually, pag titignan mo ng mas malapit, hindi ho uneven yung astig, yung covering na yon. Hindi siya talaga bilog na bilog, so medyo wavy siya. Pag ganun, siyempre nakakaapekto ng ano, no, pag ng vision natin. So yeah, nakikita ho yan sa, ng optometrist. Nakikita ho yan na hindi pantay. Oh. Kung eye test na kayo, di ba, kumisa may pinapakita silang sun, naalala mo yung Armand, ang mga parang kala mo drawing na ang daming lines. Tapos sabihin sa'yo, kung pantay-pantay ba ang pagkaitim ng mga linyang yan, doon nila nadidetect kasi kung may astigmatism o hindi. Okay. Ate Doc, last message. Yan. Lalo na tungkol sa free telemed consult mo. Yan, okay. So, salamat doon sa mga, salamat doon sa mga tanong ninyo ngayon. Pero kung gusto niyo ho ng one-on-one na consult at ginagawa na ho ng ibang tagapakinig natin dito, punta lang ho kayo sa facebook.com/DocNorj para sa telemed, para mag-appointment po, no? Every Thursday to Saturday po ako sa ngayon, nagte-telemed 7 to 9 p.m. para huma-accommodate kahit yung mga nasa OFWs natin sa labas, iba't ibang parte ng mundo. Pero, ayan, nakikita nyo sa screen ninyo, pwede din ho kayong tumawag dito sa KSK. Libre po ang telemed consultation para sa mga KSK members. So, okay. Yun. Thank you, Ate Doc! Okay! And Facebook page, hanapin nyo po, Doc Norj. Maraming salamat. Ito yes. po, si Armand Benko. Mamaya, Radyo Pilipino, 3:40 p.m. Tapos 7 p.m. Visibilities in CBRC TV. Start on time, end on time. That's the real Filipino time. Maraming salamat. Okay. Bye-bye.